Alright, breaking news po tayo, no? Napakagandang laban po. Congratulations, Melvin freaking Jerusalem, sa pagkapanalo mo. Napakaganda, guys. Pero bago natin pag-usapan yun, welcome back to my channel. Eljun nga pala ang pambansang bigote ng Pinas ang tagapagkwento sa inyo ng mga trending sa social media, sports and entertainment locally or internationally. Don't forget to like, share this video and follow me kung bago ka pa lang para always kang updated sa ating mga legit hype ng kwentuhan sa mundo ng sports, boxing, MMA, arm wrestling at iba pa amin. So eto na nga, napanood ko yung laban ni Melvin Jerusalem. Napakaganda. Napakaganda ng kanyang galaw, yung kanyang in and out, side by side and distansya, guys. And yun nga, mas lalo akong bumili dito, guys, sa laban niya, no? Kasi nagpakita siya ng galaw kung saan eh yung style ni Naoya Inoue na straight solid shots, eh, parang ginawa niya, natamaan niya ng solid. Twice bumagsak po yung hapon na si Judai Shiguka. Grabe, guys, magandang laban, very technical fighting yung pinakita ni Melvin Jerusalem. Hindi siya nagpapatalo, hindi siya nagpapadala kung ano yung style na isusugod sa kanya ng kalaban. So ganun sanang boksingero, guys, yung ating, di ba, yung ibang mga boksingero. Pero yun nga, hardworking po tong si Melvin Jerusalem, kasi napanood ko yung kanya mga video, yung kanya mga training, eh andun po talagang solid focus, may disiplina, talagang maganda yung kanyang laban na nangyari ngayon, naganap ngayon. So yun, naging world champion siya, deserve niya yung pagkapanalo niya ngayon. Again, congratulations Melvin freaking Jerusalem sa pagkapanalo mo. What do you think, guys? Comment down below, no? And let's congratulate Melvin Jerusalem, guys. Comment down below, congratulations Melvin Jerusalem sa pagkapanalo mo. Kasi nga, di ba, konti na lang yung mga world champion natin ngayon, no? So grabe, men, saludo ako sa mga ganon, eh. Grabe, kasi yung kalaban niya, guys, hindi nagpapatalo, talagang sumusugod. And in-expect siguro ng corner ng Hapon at saka ng doon, nandun sa kanila, is talagang mananalo to, kasi decision, eh, wabos sa decision. So tumayo, bumagsak siya ng dalawang beses, pero tumayo yung Hapon and lumaban. So mabukala talaga sa decision. Pero yun nga, napakaganda, guys, kasi panalo po yung ating kababayan. So yan yung gusto kong madinig, na i-announce na panalo yung ating kababayan, kasi imposible naman dayain tayo, no, na twice bumagsak tapos matatalo pa. Grabe na yan, ha. So again, congratulations Melvin freaking Jerusalem sa pagpanalo. Impressive, man, na panalo mo. What do you think, guys? Comment down below, ano sa tingin nyo yung laban na to, guys? Na-impress pa kayo or hindi nyo napanood? Panoorin nyo, guys, sa YouTube or Facebook yung full video or highlights ng laban nila. I'm sure 100% mag-i-enjoy kayo, guys, kahit nasa mababang division to minimum weight. Pero yung kanilang galaw, guys, and magaling talaga silang lumaban din, lalo na yung ating kababayan at saka yung Hapon. Impressive talaga yung performance. And di ko na-expect, guys, na ganun yung mangyayari, no? Pero yun nga, nakabangon yung Hapon sa laban. Akala ko tatapusin niya nung pangalawang knockdowns, no? Pero yun nga, matibay talaga yung mga Hapon, eh, lalo na pag, di ba, kalahin ni Naoya Inoue, hindi nagpapatalo yan sa training pa lang. Napaka-disiplinado at saka hardworking ng mga Hapon. So, pero yun nga, umabot sa decision. And mas maganda dito is panalo yung ating kababayan na si Melvin freaking Jerusalem. Comment down below, guys. Sabi ko nga, let's congratulate freaking late Melvin freaking Jerusalem. What do you think? Comment down below. Salute. Peace out.